Ang ating topic po sa lahat po ng GMA operation, pinamagatan po nating a Bible-rooted community. So makikita po natin ito sa Joshua chapter 1. Yan, medyo famous din po itong verse na ito. Joshua chapter 1 verse 8. Ano pong sabi dito? Pwede po bang sabay-sabay po tayong magbasa? Ano pong sinasabi dito? The book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way. Ano po yon? Pag binasa natin ng Bible, you will make your way prosperous and then you will have good success. Naniniwala po ako na wala ni isa man dito sa lugar na ito na may gustong hindi siya magtagumpay sa kanyang buhay. Tama po ba? Gusto niyo po bang mag-fail kayo? Gusto niyo po ba na yung mga ninanasa ng puso po ninyo ay hindi niyo maabot? I think wala pong may gusto nun. Lahat po tayo, lahat ng pangarap natin, gusto nating maabot. Lahat ng ginagawa po natin sa buhay, gusto po nating maging successful. Amen po ba doon? Amen! So ano po yung sekreto na ibinigay ng Diyos sa atin? We really need not just to read, we really need to meditate. Sabihin nyo nga po, meditate. Meditate the Word of God day and night. Hindi lang po yun, may kasunod yun. Kailangan daw po carefully kung anong sinasabi ng salita ng Diyos ay atin pong sinusunod. Kapag ginawa po natin yun, when we read, when we meditate, when we do the Word of God, dun pa lang po mangyayari yung sinasabing you will make your way prosperous and then you will have good success. So sabi po dito sa studies, ang Bible daw po ngayon ay konti na lang daw po ang nagbabasa. At konti na lang din daw po ang nagbibigay ng reverence sa Bible. According po iyan, sabi po dito, 4 in 10 American adults can't name the first book of the Bible. Unti-unti na po nawawala ang salita ng Diyos sa mga tao. Yet, ang sabi po dito, the most basic essential for any spiritual healthy Christian or church is a commitment of hearing, learning, and applying God's Word. Ito daw po yung importante sa atin bilang isang Kristiyano na marinig, basahin, gawin ang salita po ng ating Panginoon. For our introduction, to be rooted and grounded in God's Word means having a firm foundation in His Word. Pag sinabi pong firm foundation, katulad po nito, try po nating walang pundasyon. Diba ito po yung pundasyon yan? Try po nating alisin to. Try po nating alisin din po yung nasa baba. Sa tingin po ba ninyo, makakatayo po tong pulpit na to? Hindi. Ganon din po sa atin. Kapag walang firm foundation, which is the Word of God, madali po tayong madadapa, madali po tayong mawawala sa Lord, madali po tayong susuko. Andyan po ba kayo? Kailangan daw po pag sinabing rooted means established deeply and firmly. Pag sinabi naman pong grounded, it means well-balanced and sensible. So we really need to read, meditate, study, memorize, and apply the Word of God. Ito po eh, isa sa mga effective. Kapag nagpe-pray po tayo, hindi lang po in honor ng Lord kung ano man po yung gusto nating sabihin. Pero mas powerful po pag kinabisado niyo yung salita ng Diyos. Kasi lalo na pag diniin natin sa Lord, Lord, sinabi mo to eh. Sinabi mo, as we delight ourselves in you, you will give the desires of our heart. Sinabi mo, Lord, na hindi ka sinungaling. Lahat ng pangako mo, tinutupad mo, eh walang magagawa ang Lord, kundi tuparin yung mga pinapanalangin po natin basta according sa kalooban po ng ating Panginoon. So when you build your life on Christ and His Word, you are building a strong foundation
for your life. Lagi po nating naririnig ito, mas maganda na may kasama ka sa battle, tama po ba? Mas maganda na may Kristo ka sa puso kesa mag-isa kang nilalabanan mo lahat ng battle ng buhay mo. Tama po ba? Napakasaya po ng puso na kahit may problema po tayo, ay may Kristo po tayo na handang makinig. May Kristo po tayong handang tumulong. Yun nga lang po, madalas ay hindi po natin pinapakinggan ang still small voice ng Panginoon sa atin pong mga buhay. So to live a Bible-rooted life is the path to growth, maturity, fruitfulness, substance, and true prosperity. So it can be challenging to stay rooted and grounded in the Word of God during difficult times. Totoo po ba yon? Kapag po pagod ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo, lahat na ng isip, lahat na ng solusyon, inisip mo na, pero pagod ka pa din, that's the time po na kailangan na po natin ang Lord. At mahirap po na we really, napaka-challenging po na tayo po'y magbasa ng Bible in difficult times. Totoo po ba yon? Pero po tayo, since tayo po ay deeply rooted by the Word of God, even in difficult times, kaya pa rin po nating itaas ang ating dalawang kamay. Kaya pa rin po nating magbasa ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. At ang sabi po dito, what they say about the Bible, may ilan po tayong mga kilalang mga tao, katulad po ni Abraham Lincoln. Sabi po niya, I believe the Bible is the best gift from God has ever given to man. All the good from the Savior of the world is communicated to us through this book. Talagang nangungusap po ang Lord sa Bible. Doon po siya nangungusap sa atin po mga boy. Ano pa po? Si Ronald Reagan, within the covers of the Bible are the answers for all the problems men face. Hindi po natin makikita yan sa ibang libro. Siguro po mababasa nyo, matutulungan po kayo. Pero lahat ng klase ng problema, sa Bible lang po natin makikita ang solusyon. Because Jesus is the only answers to all our problems. Ano pa po? Si Dwight Moody, ang sabi niya, the Bible was not given for our information, but for our transformation. Aanhin po natin kung kilala natin si David. Aanhin po natin kung kilala natin si Solomon or si Moses. Kung hindi naman po natin ina-apply ang salita ng Diyos. So ang Biblia, hindi lang yan pampadagdag ng maraming kaalaman. Ang Biblia po is for our transformation. Sabihin nyo nga po, transformation. Isa pa po, transformation. Ayan. So what is expected of a life that is rooted in the Bible or the Word of God? Ano daw po yung inaasahan sa atin bilang rooted? Tayo po ay rooted sa Bible or sa Word of God. Number one, ano po yung inaasahan sa atin? A Bible-rooted life is powerful. Ayan, powerful. So it's the Word of God that releases the power. Just as Jesus said, the words that He speaks are spirit and they are life. So the actual Word of God is spirit. That is why we call it the living Word of God. Napaka makapangyarihan po kapag tayo ay Bible-rooted. Napaka-importante at very powerful po kapag hindi lang po natin alam, kundi po isinakabuhay po natin ang salita po ng ating Panginoon. Sabi nga po sa John 6 verse 63, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Paano natin masasabi na totoo to? Diba in the beginning, God created lahat na nakikita po natin. Light, sun, moon, trees, animals. Paano po niya kinineate yon?
Sa pamagitan po ba ng paggawa ng kamay niya? Hindi. Sa pamagitan ng kanyang salita. So the word of God, ito po ang salita ng Diyos, and it is very powerful. Kung tayo lang po ay mananampalataya sa lahat ng sinasabi ng Diyos, at sinusunod lang po natin ang sinasabi ng Diyos, maniwala po kayo. Walang kahirap-hirap po, magiging successful po tayo. May mga times po, bakit po tayo nahihirapan? Siguro po sa mga choices. Siguro po hindi tayo nakinig sa tinig po ng Panginoon na huwag mo yan gawin. Siguro po nangunguna sa atin na, Lord, ito po kasi yung gusto ko eh, pero hindi pala yun ang gusto ng Diyos. Bakit po tayo nahihirapan? Di ba po? Ang salita ng Diyos, yan po yung way para mag-guide po ang bawat isa po sa atin. So, the power of the word. Ang sabi po dito, the way we exercise our authority is by speaking the words that God gives us to speak. Words that are in agreement with His word. Kaya nga po, in times of trouble, speak the word of God. Speak the word of God. Kapag po tayo'y nalulungkot, speak the word of God. Kapag hindi na natin kaya, speak the word of God. I can do all things through Christ Jesus. Speak the word of God. Makikita niyo po sa inyong sarili na nalulungkot, na natatakot, bigla kayong mabubuhay. Kasi nagbibigay buhay po ang salita ng Diyos. So always remember that what is in your hand, the rod of God's word, is going to swallow up what is in the enemy's hand. Natatalo po ba tayo ngayon ng mga iniisip natin? Hindi na po ba tayo makatulog sa mga bayarin natin? Hindi na po ba tayo makatulog dahil may sakit ang ating mahal sa buhay? Mga kapatid, anong sinasabi ng Bible sa'yo? Ano sinasabi ng Diyos sa'yo? Di ba our God is our healer? Di ba our God is our provider? Ano pong sinasabi ng Diyos through the Word of God sa atin pong mga buhay? Yun po yung tatalo sa sinasabi ng kaaway sa atin. Amen po ba? Hindi po tayo weak. Walang Kristiyanong weak. Grabe po yung kapangyarihan ng Diyos na iniwan niya sa kanyang mga disciples at sa atin na mga nakakilala sa kanya. Di ba po si Lord nakabuhay ng patay? Ang sabi po ng Bible, higit pa doon ang magagawa ninyo. Hindi po tayo weak. Walang weak na Kristiyano. At hindi po tayo pwedeng patalo sa atin pong sa kaaway po natin na si Satanas. Ang sabi po sa Proverbs 18 verse 21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Ang dami ko na namang bayarin, ang dami ko na namang utang, ang dami ko na namang sakit na nararanasan. O anong nangyayari sa'yo? Di ba nararamdaman mo yung sakit mo? Di ba nai-stress tayo na hindi na tayo nakakatulog sa lahat po na nangyayari sa buhay natin? Let God be God! Pagkatiwalaan po natin ng Diyos, sabihin mo nga sa katabi mo, just trust the Lord with all your heart. Huwag po tayo magsasabi ng negative, there's power in your tongue. At hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Tulad po ng sinasabi natin kanina, napakalaking kapangyarihan na kaya po niyang ibigay manampalataya ka lang. May mga bagay po na hindi na natin kayang anuhin eh. Katulad po noon, namatay di ba po yung father ko noong January 8, 2021, namatay siya. Ano pong nangyari doon? Buong pastors, even us, nagpe-pray, congregation, lahat na po. Pero binawian pa rin po ng buhay ang aking ama. Hindi po namin kina-question yon. Kasi bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano, nagtitiwala po tayo that all things works together for good to those who love Him. Kasi ang totoo, wala namang
immortal na tao. Tama po ba? Pagkatiwalaan lang po natin ang atin pong Panginoon. Ano pa pong dapat makita sa atin? A Bible rooted is fruitful. Ano po ulit yung una? Powerful. Ano po yung pangalawa? Fruitful. So God's desires for us is that we would be fully fed and watered with the Word so that we will produce fruit. If we are cut off from the source of life, Jesus, we will wither and die. But if we were connected to God, we will be fruitful. Kaya po tayo nanghihina, nagkukulang na po tayo sa pagbabasa ng salita ng atin pong Panginoon. We cannot continue to depend on others to feed us. We must learn to feed ourselves the Word of God. Alam niyo po, wag po tayong masyadong dumepende every Sunday lang. Kailangan mo talaga, ikaw mismo, magkaroon ka ng personal relationship to God. Kasi iba-iba po tayo revelations from God. Iba-iba po tayo eh. Ang Lord ang mangungusap. Iba-iba din tayo ng sitwasyon. So, hayaan po ninyo na kayo mismo makadiscover ng revelation at ituturo po sa atin ng banal na Espiritu Santo. So, it means, sabi po dito, remaining in Him and become fruitful in all we do for the glory of God. Alam niyo po ba kahapon, nakakatuwa po ang Panginoon dahil nag-open na naman po tayo ng youth service. Palakpakan nga po natin ng Lord. At isa lang po ang goal ng lahat ng kabataan. Ang goal po nun ay itaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. At yung mga kabataan po na yon ay magamit mightily ng Diyos para marami pang taong ma-reach sa pamagitan po ng buhay nila. At sana yung mga kabataan na nandito, makasama po namin kayo every Sunday, every Saturday po ng 2 p.m. sa lugar po na ito. Kasi gusto rin po ng Lord na maging fruitful tayo. Sa pamagitan po ng fellowship with one another, pag-involve po natin sa life group. Ang life group po, hindi po yan chismisan ha. Ang life group po ay tulungan. We are family here, okay? Pamilya po tayong lahat dito sa JIS Santa Maria. At ang pamilya po ay nagmamahalan, nagtutulungan, at nag-uunawaan. Amen po ba? So, kailangan po nating maging fruitful. Hindi lang alam ang salita ng Diyos, kundi maging fruitful din po tayo. Sabi po dito, ang trees and plants, mamamatayan kapag walang root. May nakita na po ba kayo na trees and plants na walang root? Walang root. Walang ganun, di ba? Kapag may root, sure lalago yun. Eh, ang root po natin si Jesus Christ. So, the root gives the tree and the plant the stability to grow upward sa pamagitan po ng being connected to the root. Sabi po dito, the root is the source of life for the plant and Jesus is the source of life for the believer. Naunawaan niyo po ba yun? Ang sabi po sa John 15 verse 4, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It just remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Okay. Next po, we want to get rooted and grounded in God's Word so that we can grow and flourish spiritually. So we do this by going to God's Word for our spiritual nutrients, studying and applying the Word of God in our lives. Our spiritual root system may take time to grow, but the fruit it produces in our life is well worth the effort we put into developing it. Ang ibig sabihin lang po nito, kapag binasa mo kasi ang salita ng Diyos, alam mo na yung standard niya, alam mo na yung kautusan niya. Kapag ginawa mo pang salita ng Diyos, lalo na pag nilakasan mo ang loob mo, hindi yan. Gawin lang natin pinagagawa ng Diyos. God will provide. Sumugod ka, bahala na ang Diyos. Tapos ang nangyari, nag-provide po ang Lord.
Doon lalakas ang loob mo, talagang Lord, nagpo-provide ka talaga. Talaga Lord, hindi mo pinapabayaan ng mga anak mo. Doon ka titibay, doon ka lalago. Kaya po yung paglago, it takes time. Hindi yan 24 hours na binasa mo ang from Genesis to Revelation. Kaya nyo ba yun? From Genesis to Revelation, 24 hours. Ibig sabihin, deeply rooted ka na. Pag ginawa mo, in-apply mo ang salita ng Diyos, dun ka lalago, dun ka titibay. Kasi ipapatunayan ng Diyos, kapag sinunod mo ang salita ng Diyos, kung anong sinasabit pangako niya, for sure, tutuparin po niya. Ano pa po? A Bible-rooted life is faithful. Sabi po dito, faithful to the Lord and His Word and not following the world. Ayan, magkaiba po yan. Sinusunod natin ang salita ng Diyos, hindi natin sinusunod ang pattern of this world. So as Christians, we are called to walk the narrow road, choosing to follow God's way, not the way of the world. So delight in God's law. Sa totoo lang po, kung hindi ka talaga matibay sa salita ng Diyos, napakadali po nating masasway. Sa totoo lang, nung netong pong time, nasa Manila Hotel po kami, ako po ay last week, pinadala po kami doon para po sa mga OR po kasi ng buong Pilipinas. So ang tawag po sa amin ay Perioperative Nurses of the Philippines, Association of the Philippines. So convention po kami sa Manila Hotel. After po noon, libre lang po yon. After po noon, kumain po kami. Eh mga kasama ko po, hindi naman po mga Kristiyano. Alam niyo po ba, nag-inuman po sila. At nandun po ako. Alam niyo po, kung hindi talaga matibay yung iyong pundasyon sa pagiging Kristiyano, eh nagto-toast-toast pa po sila. Oh, inom, inom. Saya-saya pa po nila. Oh, toast, toast, toast. Buti na lang po sanay na po sila sa akin. Talagang ako, kahit medical director pa, iharap mo sa akin. Kahit katiting po na ganyan, ang ipainom mo sa akin, hindi talaga ako iinom. Hindi talaga ako iinom. Buti po, napagtagumpayan ko po yun. Doon ko po na-realize na kung di ka matibay, kung di ka matatag, ang sasabihin mo, konti lang naman eh. Ang sasabihin mo, isa lang naman eh. Para lang matuwa sa'yo yung mga friends mo o yung mga colleagues mo. Sige, okay lang yan. Misan lang naman eh, di ba? Pero po, hindi po dapat ganun. Huwag po tayong makiayon. Kaya nga po yung sinasabi dyan na walk the narrow road. Hindi po madali yan. Kasi po, maraming times na hindi ka nila aayaing lumabas. Kasi hindi ka naman umiinom. Maraming times hindi ka nila maintindihan. Kasi hindi ka naman sinungaling. Diba? Lahat naman na sinasabi mo, totoo lang. Natatakot kang mandaya. Kaya po talagang yung walk the narrow road. Maraming tao po ang hindi makakaunawa po sa atin. Pero dapat piliin pa rin po nating sundin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Do not follow the way of the world. Sabihin mo nga sa katabi mo, do not follow the way of the world. Psalms chapter 1 verse 1. So ang ibig sabihin po nito, will make hard choices to say no. To say no. Pag alam natin hindi tama, pasensya na ha. Hindi kasi talaga ako umiinom. Sige, okay lang kahit di nyo na ako ayain. Hindi kasi talaga. Hindi ka marunong makisama. Gusto mo lang mapangiti ang Diyos, maparangalan ng Diyos kesa sa mga tao. Amen po ba? Kailangan marunong po tayong magsalita ng no. Andyan po ba kayo? To the things that might put us in tempting situations. Alam naman po natin may asawa tayo. Tapos ang gagawin pa po natin yung sekretary natin, pauupuin natin sa unahan. Learn to say no. Hindi po dapat yon. Amen po ba? Sa likod sila, okay lang magmukha kang driver nila. Pero huwag tayong lalagay sa sitwasyon na alam po natin magkakasala po tayo. Andyan po ba kayo? Learn to say no. Sabi po dito, we'll say no to the things the world says are okay.
Okay lang sa mundo na mag-live-in. Okay lang sa mundo na kahit di pa kasal, mabuntis na. We learn to say no sa mga ganun pong bagay. So remember, the wicked and sinners won't often look like bad guys. Alam nyo po, hindi natin sila kinamumuhian. Mahal sila ng Diyos. Actually, laging nasa isip po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos, Jesus came here for the sinners. Sino po bang hindi sinner sa atin? Even us, di ba? Kahit tayo ay sinners. Ang church ay para sa mga sinners. Andyan po ba kayo? Tayo pong lahat yun. Kaya hindi din naman po pwede na hindi natin sila pansinin, hindi natin sila mahalin. Magkaiba po yun sa sinasabi ko po kanina. So kailangan lang po nating sharean sila ng Word of God para maunawaan po nila yung pagmamahal, kaligtasan na ino-offer po ng Panginoon sa kanila pong mga buhay. Psalms chapter 1 verse 1 to 2, basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go! Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Pinagpala po yung mga taong hindi nakikiayon sa takbo ng mundong ito. Wala mang reward ngayon sa lupa, sa pamagitan ng mga bagay na ginagawa po natin sa pagsasalita ng no, ayokong gawin, magkakasala ako, pero ang reward po natin nasa langit. Ang reward natin, salvation. Andyan po ba kayo? Anything, para po anything happens to us, alam natin sa heaven po tayo mapupunta. So pang-apat, ano pong sinasabi dito? A Bible-rooted life is successful. Sabihin nyo nga po, successful. Fill your thought life with the Word of God. So according to scriptures, you always triumph in Jesus Christ. Totoo po yun. Dahil tayo'y mga anak ng Diyos, walang anak ng Diyos na talunan. Lagi po tayong matagumpay. Kaya nga po kakaiba tayo eh. Meron ng problema, mabigat ng problema, nakangiti pa din. Amen po ba? Iniintindi na yung mga bayarin, pero nakangiti pa rin. Amen! Pero nandito pa rin sa lugar na ito, nagsumasamba sa atin pong Panginoon. In Jesus Christ, we will always triumph. Stand on the Word, and the Word will put you over. Any situation can be changed by the Word. Lagi nyo lang pong sasabihin. Lagi lang pong kayo mag-speak ng mga bagay na inaasahan po natin. So faith grows in your spirit by hearing God's word. Sabi po sa Joshua 1 verse 8, for then you will make your way, pag ginawa po natin, prosperous, and then you will have good success. So without immersing ourselves in God's word, it is difficult to know what God wants and to make the right decision when the time comes. Napakahirap mag-decide kapag hindi po natin alam ang salita ng atin pong Panginoon. So when we are not rooted and grounded in the word, we can easily be blown around, sabi dito, blown around by life. Totoo yun, madali po tayo matatangay ng mundong ito. Kapag hindi po tayo deeply rooted by the Word, we become like a leaf in the wind. Di ba po ang leaf, kapag hinangin, kung saan lang dalhin, doon, andyan po ba kayo? Pag wala ang Word of God sa atin, para lang po tayong dahon, kung saan dalhin, doon. Kung anong gusto ng mundo, doon. Sabi po dito, wind tossed to and fro by every little thing. As a result, we may find ourselves chasing after things that don't matter or get caught up in sin and become enslaved by it. Pag ganun daw po yung buhay natin, makikita na lang natin yung sarili natin. Tayo na yung humahabol sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Tayo na humahabol sa mga bagay na hindi naman po natin madadala eternity. Makikita na lang daw po natin yung sarili natin doon. At, sabi po dito,
things that don't matter or get caught up in sin. Makikita na lang natin yung sarili natin na nasa kasalanan na po pala tayo. And become enslaved by it. Hanggang sa hindi na natin matakasan. Hindi na natin mabago yung mga sitwasyon ng atin pong buhay. Psalms chapter 1 verse 3, the person is like a tree planted by the streams of water which yield its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do, prosper. Sabihin nyo nga po, prospers. Basahin nyo po salita ng Diyos. Yung mga tao, men of God sa Bible, na ginagawang salita ng Diyos, lahat ng ginagawa nila nagtatagumpay. Kahit po si Joseph, tingnan nyo po ah, ang dami niyang karanasang masakit. Itapon ka ba naman ng pamilya mo sa balon? Sakit kaya nun? Okay lang kahit ibang tao gumawa ng mali sa'yo, pero pamilya mo, sarili mong pamilya, pinatapon ka sa balon? Sarili mong pamilya, ibenta ka sa iba? Masakit po ba yun? Hindi. Masakit. Tapos ginagawa mo lang yung best mo kay Potiphar para pangalagaan lahat ng pinagkatiwala sa'yo. Naging tapat ka lang sa mga bagay na inutos ni Potiphar. Pero ano ginawa pa? Pinakulong ka pa. Ano pang ginawa doon? Diba? Ang dami po niyang karanasan. Pero in the end, dahil po naging tapat siya sa Lord, ayaw niyang magkamali, ayaw niyang magkasala sa Lord, ano po nangyari kay Joseph? Naging kanang kamay siya nung hari. So maging tapat lang po tayo kahit ano man po yung nangyayari sa atin. Huwag tayong hihiwalay sa sinasabi po ng salita po ng ating Diyos. Kasi kahit anong gawin natin, magtatagumpay. Maraming tao maiingit sa atin. Amen po ba? Kasi lahat ng ginagawa mo, nagtatagumpay dahil nagbabasa ka ginagawa mo ang salita ng Diyos. And last, basahin po natin ano pong sabi dito. Continue to abide in God's enduring word and be passionate in meditating it. The more you go in this way, the more you will grow strong spiritually and become fruitful and useful to our Lord Jesus Christ. So ano daw po yung ultimate goal natin? The ultimate goal of a deep-rooted faith is to bear fruit for the kingdom and bring glory to God with our lives. Yan po yung ultimate goal ng isang Kristiyanong deeply rooted. Kaya po in-encourage ko po kayo sa mga tahanan nyo, magbukas po tayo ng Bible study. Magbukas po tayo ng Bible study. Kung hindi man po nyo kaya mag-share ng Word of God, i-approach nyo lang po kami, Pastora. Sige na po, gusto po namin makakilala yung buo po naming family. May gathering po kami sa ganito. Magpapadala po kami. Pag kami po available, pupunta po kami. I-open niyo po ang inyong mga tahanan kasi ang gusto ng Lord, we bear fruit. Kailangan po nagbubunga po tayo. Amen po ba? Para po maraming tao ang makakilala at hindi mawalan ng saysay ang pagkamatay ng Diyos ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Naintindihan niyo po? Sige nga po, palakpakan po natin ang Panginoon na tayo po'y tumayo. Praise the Lord. Hindi po pwedeng mawala ang salita ng Diyos sa atin po. Sa lahat po ng tao. Kaya po yan, create ang pinaka-author po niyan. Walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. Yun nga po yung nakakamangha eh. Kung paano ginawa ang Bible. Iba-iba po yan ng generations. Ang Malakay bago naging Matthew, yung years niya ay 400 years. Grabe po, di ba? 400 years from Malakay to Matthew. Pero grabe yung
grabe yung ano nila, yung pagbinasa mo yung kabuuan ng Bible, walang nagsisway sa right, walang nagsisway sa left. Lahat po, ang tawag doon, synchronized bang tawag doon? Lahat ang sinasabi lang, si Jesus ang atin pong tagapagligtas talaga. Kaya napakagaling po ng salita ng Diyos. At ito po ay ating hininga. Sabihin nga po natin, hininga. Ito po yung nagbibigay buhay sa atin. Kaya kung sino man po sa atin pong kalagitnaan yung nakakaranas na po ng pagod sa isip, sa katawan, nakakaranas po ng mga pains and trials in life, this is the time po, mga kapatid, na atin pong buhayin yung atin pong pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamagitan po ng pagbabasa ng Kanyang salita. This is the air we breathe. This is the Bible is the air we breathe. The Word of God is the air we breathe. Hayaan po natin kumilos po ang Panginoon sa atin pong kalagitnaan. Yumuko po tayong lahat at pumikit. This is the air we breathe. This is the air we breathe. Your holy presence lift me, living. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I'm just desperate for you.
Pwede po bang i-connect po natin ang ating mga espiritu sa puso po ng ating Panginoon ngayon pong oras na ito? Alam po natin ang kalagayan natin, lalo na po pagdating sa salita ng Diyos. Let us give reverence to the presence of the Lord. Let us give reverence to the Word of God. Kung kailangan pong humingi tayo ng tawad sa mga moments na nakakalimutan na po nating magbasa, nakakalimutan na po nating mag-meditate, hindi po natin nagagawang sinasabi ng salita ng Diyos, let us ask the forgiveness of God. Let us renew the fire that's within our soul. Kung paano po natin minahal ang Diyos nung una po tayong nakakilala sa Kanya. Let us ask God to renew this fire that's within our soul. And let's say, Lord, we want more. Lord, we want more. Lord, we want more. Lord, we want more of You. We want more of You, Jesus. We want more of You, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, church. Let us worship our God in spirit and in truth. I want more, more of You, Lord. I want more, more of You, Lord. More, more of You, Lord. I want 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 more, more of You, Jesus. More, more of You, Lord. I want to hold You. I want to hold You, love You, not let You go. Renew this fire that's within my soul. I want more, more of You, Lord. We want more of You, Jesus. We thank You, Holy Spirit. We thank You, God. Hallelujah, 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 hallelujah. Pwede po bang ibukas po natin ang ating pong mga bibig? Hallelujah. Say hallelujah, hallelujah, hallelujah. Begin to worship the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, church. Don't limit yourself. God is here in this place, and we want to touch your heart in this place. Hallelujah.
Kulang, Lord, ang salita. Kulang, Lord, yung gawa, Panginoon. Kulang, Lord, ang lahat sa amin kung ikukumpara sa ginawa mo para sa amin. Huwag po sana naming makalimutan na namatay ka para sa kaligtasan naming lahat. Huwag po sana naming makalimutan yung sobrang pag-ibig mo sa amin. Kaya binigay mo yung buhay mo, yung buo-buo mong pag-ibig. Binigyan mo kami ng bagong buhay. Binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Nawa, huwag namin kalimutan lahat ng mga bagay na ginawa mong kabutihan sa amin pong mga buhay. Kung gaano ka naging katapat sa amin at sa aming pamilya. Huwag po namin kalimutan lahat ng bagay, Panginoon, na sinamahan mo po kami, na hindi mo po kami iniwan, hindi mo po kami pinabayaan, na pinagaling mo kami sa aming sakit at karamdaman, na ililigtas mo po kami, inalis mo po kami sa problema ng kabigatan. Huwag po sana namin makalimutan lahat ng iyon upang, Lord, ang amin pong mga buhay ay mapuno ng pasasalamat. Pasalamat, Panginoon, dahil create ang Word of God. Salamat, Panginoon, Holy Spirit, Ikaw ang naging author. Kaya, Lord, kaming lahat na mga nakakilala sa'yo ay may naging sandigan. Dito ka, Panginoon, ang umusap. Dito kami tumitibay. Bigyan niyo po kami, Lord, ng lakas ng loob na ipaglaban kung ano ang tama sa iyong harapan. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na tumalikod sa kasalanan. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na gawin kung anong pinaghagawa mo po sa amin. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na i-share ang Word of God sa mga taong kakilala po namin. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na gawin kung anong sinasabi mo sa iyong salita. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na mabigyan ka ng karangalan. Na masamba ka, ibigay namin yung buhay namin at paglilingkod po namin sa inyo. Lord, as we do, Lord, your word, naniniwala po ako, Lord, na kung ano ang desire ng aming puso according to your will ay pagkakaloob mo. Naniniwala ako, Lord, na hindi ka sinungaling at lahat ng pangako mo na naisulat sa salita ng Diyos ay magkakaroon ng kaganapan. Ang puso po namin ay punong-puno ng pagtitiwala at punong-puno, Lord, ng pananampalataya. Palaguin mo po, Panginoon, ang aming spiritual life. Wala na pong ibang importante sa amin, kundi Ikaw, Panginoong Jesus, at ang iyong salita. Madatnan mo nawa kami, Panginoon, na still nagbabasa pa rin ng salita mo. Still ginagawa pa rin, Lord, ang kalooban mo. Ilayo niyo po kami sa masamang tao. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa tukso. Ilayo niyo po kami sa kasalanan. Ibalik mo po kami, Lord, sa magandang plano mo sa amin pong mga buhay. As we do your word, Lord, lahat ng hahawakan ng aming kamay at tatapakan ng aming paa ay pagpalain mo. As we do your word, kung meron mang sakit at karamdaman, Lord, sa aming pamilya, itatapat lang namin, ilalagay lang namin ang aming kamay. Mananampalataya lang kami at sila'y pagagalingin mo. As we do your word, ang mga utang namin ay babayaran mo. Pagpapalain mo ang aming resources, ang trabaho na pinagkaloob mo, ang negosyo na pinagkaloob mo, lahat, Lord, ng aming pinagkukunan ay pagpapalain mo. Huwag po sana maging hadlang, Lord, ang kayamanan o ang pera para hindi ka namin masamba. Patunayan mo ang sino man, Lord, na nagbibigay ng ikapo sa'yo. Kahit kailan, Lord, ay hindi mo pababayaan. Imumultiply mo lahat, Lord, ng mga binibigay mo po sa amin upang makapagbigay din po kami para sa'yo. Ikaw, Lord, ang una naming priority. Salamat, Lord, sa iyong salita.
Baunin po namin sana sa tuwing kami nanghihina ang mga pangako at salita mo, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At hindi lang kami, Lord, sanang makakilala. Ang salita mo sana, Lord, ay malaman din ng aming asawa, malaman din ng aming mga anak, at malaman din ng buo po naming pamilya. Marami pong salamat. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa buong linggong ito. Samahan niyo po kami. Patunayan mo na ang salita mo ay buhay. Ikaw ay buhay at makapangyarihan. At Lord, idako mo po uli kami dito sa lugar na ito next Sunday kasama ang aming buong pamilya. Na excited na naman, Lord, na makinig ng iyong salita. Excited na naman pong sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At magamit mo po kami, Panginoon, para makakilala ang amin pong mga kapitbahay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, we want to give you glory. We want to give you honor hanggat may hininga kami, Lord. Hanggat may lakas kami, Panginoon. Gamitin mo ang aming buhay, Lord, para maraming tao makakilala sa iyo at hindi mawalan ng kabuluhan ng pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo. As we serve you, as we do your word, iaayos mo ang bawat aspeto ng aming buhay. You will do miracles upon miracles, O God, in our lives and in our families. Maraming marami pong salamat sa iyo po namin itinitiwala ang aming pamilya. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang maging sentro ng aming pamilya. Lord, makita ang tunay na pagmamahalan. Makita ang tunay na pagtutulungan. Makita ang unity sa loob ng pamilya. Magkaunawaan ang bawat mag-asawa. Lord God, magkaroon, Panginoon, ng obedience and submission sa mga anak, O God, sa kanilang mga magulang. At ganun din, Panginoon, sa church na ito, i-unite mo ang bawat congregation, i-unite mo ang bawat members, workers, leaders, O God, sa isang layunin na maitask at maparangalan ka sa buong Santa Maria, Bulacan. Maraming maraming pong salamat sa iyong lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Kung naniniwala po kayo na mabuti ang Diyos, pwede po bang sabihin natin, Amen! Sige po, palakpakan po natin ang Diyos! Glory to God! God bless you all and we love you with the love of the Lord. Isang pangako, isang malakas pa na pagpalakpak sa ating Panginoon! Praise the Lord, and let's move now to our faith. Hallelujah. Not by might, nor by power, but by the Spirit says that, Lord, not by might, nor by power.
Minsan ang mga victory is mine. Victory. Let's claim it. Let's declare it. Victory, victory is mine. Yes, I know, oh Lord, I